isang panibagong set na naman ng breeders po, no, ang ating i-dispose ngayon. So isa po itong bagong buyer po natin at ito po ay ang pangalawang set ng breeders po na ating pong i-dispose. Ito po yung ating mga bird fly monstock, no, dala-dala na ng ating mga buyer dito. So yung lalaking manok, medyo malaki-laki na mga kaagri, so hindi talaga kasya yung tinatawag nating bayong, no. So kailangan nating ilagay dito sa carton or empty carton. So after that, pinapak talaga natin yan kasi medyo malayo-layo pa yung biniyabiyahi o babiyahiin ng ating buyer, mga kaagri. Binibigyan din po natin ng libreng fertile eggs yung ating mga buyer, no, yung may mga gustong tumanggap doon sa ating ibinibigay, mga kaagri. So ito po yung ating galing pa, no, sa ibang bansa itong ating buyer, and makipag-venture naman siya dito sa pag-alaga ng mga heritage sa chicken. So doon sa kanila, marami silang mga manok, no, na pang yung mga game fowl. So ngayon naman ay susubukan nilang mag-raise ng mga heritage chicken for home consumption lang, no. Kasi yung kanilang egg, napakarami, araw-araw mangingitlog ito. At saka yung kanyang karne, especially doon sa mga lalaking manok, ay talagang malalaki yung kanilang katawan. So talagang hindi lugi yung pagparami or pagpalaki natin or pagre-raise natin ng ating mga heritage chicken, no. So sulit yung pinapakain natin dahil kinakonvert nila ito doon sa karne, which is our own consumption. So after nating pinapak dyan, so ang yung ating mga buyer ay ini-introduce din po natin yung ating mga forages, no. And isa dito yung Madre de Agua. So alam naman natin yan, mga kaagrinos, pinapakita natin yan sa mga previous videos po natin. At after introducing them and how to plant, so binibigyan din po natin sila ng mga cuttings, no. Especially ngayon, umuulan at napaka-inam na ipatanim itong mga Madre de Agua. So ito po yung makatutulong doon sa pag-reduce ng ating feed cost, no. So, napakamahal ng feeds ngayon, at itong mga kaagri, itong Madre de Agua ay napaka bilis paramihin. So napakasulit din yung ating labor dito dahil talagang kapag ito po ay maging successful yung ating pagkutubo ng Madre de Agua, ay rest assured na talagang malalas yung ating gastos doon sa pagkain. So yan lang po, no, atin pong ini-instructan yung ating mga kaagri, yung mga bagong yung mga venturer, no, natin, kung paano ito itatanim. So yan po, at napakaganda niyan kapag ito po ay mapaparami na ng ating mga kaagri, dahil hindi lang sa mga manok pwedeng ipakain itong mga Madre de Agua, kundi pati na rin yung ibang mga alagang hayop nila, baboy, pabo, itik at iba pa, no. So yan po, and at your service, no. So yung mga kaagri natin diyan na kailangan ng Madre de Agua ay ipapadala natin ito ng libre. So siguro ang babayaran is yung shipping na lang siguro, no. So yan po, every time may bibili dito sa ating backyard farm, ay binibigyan din po natin talaga ng libreng planting material. And of course, a brief discussion on how to raise heritage chicken, mga kaagri. Maraming salamat po and God bless.